buong simulay mayroong apat na mapapayapang burol at ang mga taong nakatira sa paanan nito'y namumuhay sa pamamagitan ng pag-akyat sa apat na burol na ito. Tahimik ang lugar na ito at ang lahat ay nagkakaisa. Ngunit sa iba namang lugar ay naghihirap ang mga tao. At nang kumalat sa ibang isla ang balita tungkol sa kasaganahan ng apat na mapapayapang mga burol, ay nagsiligas ang libo-libong mga tao mula sa kanilang mga tirahan upang magkaroon ng maganda't masaganang pamumuhay gamit ang kayamanang matatagpuan sa apat na mga burol. Dahil dito'y patuloy na dumami ang mga taong nakatira sa paligid ng burol. Di kalaunay, pati ang tuktok ng mga burol ay napuno na ng mga tahanan ng mga tao. Dahil sa kanilang patuloy na pagdagsa at pagdami, ay unti-unting lumapad at lumaki ang apat na burol hanggang sa sila'y nagsama-sama at nakabuo ng isang dambuhalang bundok. Hindi tumigil ang pagdagsa ng mga tao dahil sa kanilang mga hangarin na matamasa ang kayamanan ng bundok. Nagpumilit sila na tumira at magsiksikan sa mga purok. Ang patuloy na pagdagsa ng mga tao sa tuktok ng bundok ay nagbigay daan upang umapaw ang bundok dahil sa labis na kataasan at paglaki. At sa kanyang pag-apaw ay natabunan ng dambuhalang bundok ang mga naninirahan sa paligid ng kanyang paanan. Naadaganan at tuluyang namatay ang lahat ng mga naninirahan sa naturing bahagi ng paanan ng bundok. Sa paglipas ng panahon ay umakyat na hanggang sa tuktok ng bundok ang mga mapangahas at desperadong tao upang dito magtirik ng kanilang mga tahanan at upang mapalapit lalo sa kayamanan ng bundok. Dahil sa sobrang bigat ng mga tahanan ng mga tao sa tuktok, ay muli itong gumuho. Daan ang tao na naman ang natabunan sa paglawak na ngayon malahigante ng bundok. Ganoon pa man ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa bundok upang hanapin ang kayamanan nito. Araw-araw patuloy ang paglaki, pagtaas at pag-apaw ng bundok hanggang sa isang araw ay umabot sa sukdulan ang paglaki ng bundok at araw-araw na rin namamatay ang mga naninirahan sa paanan nito. Sanhi ng kanyang paglaki, pagtaas at pag-apaw. Tinatabunan at inililibing nito ng buhay ang mga tao sa kanyang paligid habang patuloy siyang lumalawak at lumalago. Walang makakaligtas sa paglaki, pagtaas at pag-apaw ng dambuhalang bundok. Ganoon pa may patuloy pa rin ang pagdagsa at pagtayo ng mga bagong mga tahanan ng mga tao sa dambuhalang bundok. Patuloy pa rin sila sa kanilang pag-akyat sa paghahanap ng kayamanan. Ngayon, wala nang makikita na kahit anong bakas ng apat na mapapayapang burol. Sa halip, ay masisilayan ang isang higanteng anino na patuloy na humahaba, bumabalot,
at lumalamon sa buong kalupaan.